Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo, makatanglaw. Ito ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw pong ito ay September 19 at ang ating mabuting balita ay hanguin natin mula kay San Lucas, Kabanata 8, mga talata 4 hanggang 15. Ang ating mabuting balita ay tungkol sa tinatawag na The Parable of the Seeds, na may mga nagpatak sa daan pero tinuka ng ibon, una walang nangyari. May nagpatak sa mabato, marahil ito ay tumubo sapagkat may kaunti naman itong lupa pero walang lalim. Kaya hindi masyadong nagkaugat, tumindi ang sikat ng araw, namatay din. Meron namang nagpatak sa dawagan, maraming damo. May lupa nga, tumubo ito, pero nag-agawa ng nutrients doon ang damo. Kaya hindi rin ito nagtagal. At kung namunga man, kakaunti. At meron namang pumatak doon sa tinatawag natin na matabang lupa. Nagkaugat, at ito ay namunga ng 60 hanggang 100 ang bawat uhay. At sinabi ng ating Panginoong Diyos na ang butil na napatak, ito yung salita ng Diyos. At ang iba't ibang lupa ay tayo na tao na tumatanggap dito. Kaya nga, walang problema sa butil na itinatanim sapagkat iisa naman ang salita na ating tinatanggap. Iisang butil ang ating tinatanggap. Nasaan ang problema? Naandoon sa mga tao na tumatanggap sa butil na ito. Kaya nga mga kapatid, iisa naman ang ating Bible na binabasa. Iisa naman ang misa na ating inaattend. Iisa naman ang ating mga pagninilay na ibinibigay sa atin. Pero bakit iba't iba tayo ng pagtanggap? Iba't iba tayo ng paglago sa ating pananampalataya at spiritualidad? Ang tanong nasa sa atin. Tayo ba ay tumatanggap nito? Tayo ba ay nagpapalalim nito upang magkaugat sa buhay natin? Ito ba ay nagbubunga sa atin? Mga kapatid, sa nalalapit na pagdiriwang natin ng 500 ng Kristyanismo sa Pilipinas, napakatagal na. Sabi nga ay, nagkaugat na ang Kristyanismo sa Pilipinas. At hindi nga ba, ang ating bansang Pilipinas ay tinatawag na the only Christian nation in the Far East. At ito'y isang karangalan para sa ating mga Filipino. Subalit ang tanong, bakit ngayon ay tinatanong kung bakit naandito pa sa ating sosyudad ang iba't ibang uri ng korupsyon? Nandito pa sa ating iba't ibang uri ng kasamaan? Bakit marami pa rin mga Filipino ang lumalayo sa Diyos o hindi nakakakilala sa Diyos? Nasaan ba ang problema? Nasa pagtatanim o naandoon sa tinamnan ng butil? Nasaan ang problema? Naandoon ba sa salita o naandoon sa tumatanggap ng salita? Nasaan ang problema? Naandoon ba sa tumanggap nito o naandoon sa nagbibigay? Maliwanag mga kapatid, nasa atin ang problema. Wala sa Diyos ang problema. Kaya nga kuminsan tatanungin natin ng Diyos, Lord, bakit kami nagkaganito? Tanungin natin ang ating sarili, bakit tayo nagkaganito? Minsan tatanungin natin, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Tanungin din natin ang ating sarili, bakit tayo nakalimot? Minsan tatanungin natin, Lord, nasaan ka? Tanungin din natin ang ating sarili, bakit tayo nagtatago? Sapagkat hindi napapatid ang pagdaloy ng biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Pero bakit hindi natin nararamdaman? Tanungin natin ang ating sarili, bakit natin sinanggahan ang pagdaloy ng biyaya ng Diyos sa buhay natin? Mga kapatid, ngayong araw na ito, tandaan po natin, lahat tayo ay tumanggap ng salita ng Diyos. Wala sa salita ang problema. Kung meron man, ito'y nasa atin sa hindi natin pagpapalalim, sa hindi natin pagpapalago, at hindi natin sa pagpapaugat ng salita na ipinunla sa ating puso. Mapalad ka kung nagbubunga ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Magandang araw sa inyong lahat.